One day, isang araw, binuksan ko yung pintuan, lumingon-lingon ako, sabay pa-cute sa cellphone. Uy! At dahil may duyan sa amin, nagduyan ako, anuin ko yung duyan kung hindi ako magduduyan. Siyempre, vlogger tayo, sinetap ko yung camera ko, sabay isip kung anong gagawin. Habang nagduduyan ako, iniisip ko, baka maputol yung lubid. Habang nagduduyan ako, kinuha ko na yung cellphone ko kasi tapos na ako mag-video. Habang nagduduyan nga pala ako, binidyoan ko si mama at yung pamangkin ko. Diba ang cute ng pamangkin ko, parang ako lang. Halata naman kay mama na gusto niya ng bata. What if kaya dagdagan ko ng apo si mama? Cherries. By the way nga pala, may pupuntahan pala kami ni ate. Tara, samahan nyo kami pumunta sa Ginubatan. O diba, ang bilis ng transition. Nasa Ginubatan na kami. Nagagandaan talaga ako pag nagbibidyo ako. Pero pagdating kay ate, ba't ang pangit? Yan nga pala yung gagamitin namin na eco bag. Ayan, Merry Christmas pa yan. Pinalagay ko nga pala yung susi ko sa wallet ng ate. Baka kasi hindi kami makauwi mamaya pag nawala yun. Habang naglalakad kami, sabi ko, video tayo ate. Magpa-cute tayo sa camera kahit hindi tayo cute. Gustong gusto ko talaga pumunta ng palengke. Kasi marami sa akin tumatawag na Pogi. Ganon. Sabi nyo, Pogi, bili ka na dito. Pogi, Pogi, bili ka na dito. Minsan na nga lang tayong tawagin Pogi, bibili pa. At dahil tinawag akong Pogi, doon na kami sa kanila bumili. Binigay na nga sa akin yung karne. Walang iba, ako naman talaga yung magbibit-bit nito. After namin bumili ng karne, pumunta pala kami sa pabilyan ng mga toyo at tinapa. Sobrang ganda ng mga toyo at tinapa nila at mura lang. Habang namimili naman si ate, may nakita naman akong mga nakabikini. Este Petchay pa lang, gaganda ng mga Petchay nila. After namin bumili ng toyo at tinapa, bumili naman kami ng balaw. Si ate naman ay parang balaw, ang baho ng amoy. Sa bagay, di naman siya naligo. Ay, ako din pala, hindi pa naliligo. Pero okay lang yan, basta hindi sumasabog yung kilikili mo. At nandito nga kami sa isang tindahan para bumili ng suka. Speaking of suka, nangangamoy na si ate ng suka. Di kasi naligo, ano ba yan? Nagpa-video nga pala ako kay ate habang naglalakad. Hindi yung puro na lang siya yung nasa video. Lakad varsity yarn. Dahil babalik na siya sa Manila, bumili kami ng pili. Kasi ang pili ang hindi sa mga nawawalang pasalubong kapag galing kang probinsya. Medyo mura kasi ang pili dito sa probinsya kesa dun sa Manila. At dahil tapos na kami mamalengke ni ate, uuwi na kami sa amin. Habang naglalakad varsity ako, na-realize ko na sinama pala ako ni ate para magbitbit ng mga binili niya. Kaya pala ang bite-bite niya sa akin kasi para may taga-bitbit siya. Tuwang-tuwa pa siya sa mga pinagagawa niya. Isusuot ko na sana yung helmet kaso naalala ko hindi ko pala siya jowa kaya magsuot siya ng helmet ng mag-isa. O diba, kaya din niya pala magsuot ng helmet ng mag-isa. Arte-arte naman. Uwi na nga kami ni ate, babayu! At yun na nga, ang bilis namin nakauwi, kaya hanggang dito na lang, salamat!